Okay, magandang araw muli sa lahat ng sumusubaybay sa Radyo Kalusugan, sa Asul TV at sa Kalikasan Kalusugan TV, ano? Kumusta po kayong lahat? At dito na naman tayo ngayon, ano, sa ating programang Kaalaman sa Radyo Kalusugan. Kaya kumusta kayo? Buong Luzon, Visayas at Mindanao, pati na ating mga OFW sa iba't ibang dako ng mundo, magandang araw sa inyo. Ayan, si Ma'am Estenile Reyes nasa US na pala. Ayan, kumusta po kayo? Tsaka si Sir Fred Reyes, kumusta po ang inyong biyahe? Ayan, ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito ay ang Periodic Table of Elements. Sa chemist muna tayo ngayon, ha. Paano nabuo ang periodic table at ano ang kahalagahan ng layout nito? Ang periodic table ay isinasaayos at na-discovery ni Dmitri Mendeleev. Sa kanyang pagdi-discovery, na napagtanto niya na maaaring isaayos ang element batay sa pagtaas ng atomic weight nito. At sa kanyang pag-obserba, habang inaayos ang mga alkali metals at halogens metals, napansin niya na hindi lamang base sa atomic weight o sa bigat ang maaaring isunod-sunod ng elements, kundi ito ay nakakasunod-sunod na rin batay sa grupo nito. Ayan, binubuo ang 70 elements. Ang kanyang unang inilabas na version ng periodic table kung saan siya ay nag-iwan ng gaps o patlang dahil naniniwala siya na mayroon pang mga hindi na di-discovering elements o unknown elements na maaaring ilagay sa mga gaps nito. Sa kanyang paglabas ng kanyang unang version, hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang kapwa mga chemist. At hindi rin ito tinatanggap yung kanyang ginagawa, ano? Ngunit, nang 1875 ay nadiskubre ang gallium na nag-fill sa isa sa mga gaps at dito na unti-unting pinaniwalaan na tama ang kanyang prediction sa periodic table. Sa kasalukuyan, ang periodic table ay binubuo ng Rho. Ang Rho o ang hilera ng mga elements pahiga kung saan ito ay mayroong pare-parehong number ng electron shell. Ang columns naman ay ang hanay o pababa ng mga grupo o family. Ayan, na pare-parehas ang chemical properties. Dahil sa pare-parehong bilang ng electron sa kanilang outermost shell o ang tinatawag na valence electrons. Ang block naman ay nahahati o naggrupo-grupo batay sa electron configuration. Ilan sa mga block na ito ay ang S block na binubuo ng group 1 at 2. P block naman ang grupo mula 13 hanggang 18. Ang D block naman ay ang grupo mula sa 3 hanggang 12 at ang panghuli ay ang F block na binubuo ng lanthanides at actinides. Ayan, element information. Element information, ito naman ang tawag sa bawat square ng periodic table kung saan sa bawat square ay makikita ang mahalagang information ng elements katulad ng atomic number, symbol, at atomic mass. Transition metals. Transition metals, ito naman ay makikita sa gitnang bahagi ng periodic table o grupo mula sa 3 hanggang 12. Kilala ang mga transition metals dahil sa metallic properties nito, gayon na rin sa variable oxidation state nito o kakayahan ng mga element na pumubuo ng ions dahil sa mga charge
sa pamamagitan ng pagdagdag o pagbawas ng electrons, noble gases. Noble gases o kilala rin bilang inert gases. Ito ay grupo ng chemical elements sa na matatagpuan sa Growth 18A sa periodic table. Mayroon itong sobrang babang reactivity sa normal na condition. Periodic trends. Periodic trends ay ang pattern ng element sa periodic table. Ito ay makikita sa electronegativity, ionization energy, electron affinity, atomic radius, at metallic characteristic ng isang element. Ano ang electron configurations? Ayan. Ang electron configuration ay ang ayos sa pagkasunod-sunod ng electron sa orbital na na nakapalibot sa atomic nucleus. Ito ay ang paraan upang i-represent ang distribution ng electron sa isang atoms. Halimbawa, ang calcium. Kilala niyo ang calcium, ano? Ang calcium na matatagpuan sa group 2, element number 20. Ibig sabihin, ito ay may 20 electrons na kung isusulat naman ang electron configuration nito, 1 is 2. 2 is 2. 2p6. 3s2. 3p6. 4s2. Na kapag binilang ang nasa itaas na numero, mabubuo ang bilang na 20. Ibig sabihin, upang makuha ang electron configuration ng isang element ay ginagamitan natin ito ng bilang at letra. Sa pamamagitan ng pagkakaalam natin sa electron configuration, mas madali nating makikita kung saan ito matatagpuan. Dagdag pa ay ang nakakatulong ito upang malaman natin kung anong chemicals ang maaaring inilalaman ng isang elements. Ayan. Ang electron configuration ng isang elements sa isang group ay magkakaparehas na kung tawagin ay valence electron na responsable sa pagkakaparehas ng chemical properties. Halimbawa nito ay ang alkali metals. Ayan. Na binubuo ng lithium, sodium, potassium at iba pa na mayroong tig-iisang valence electrons sa outermost shell nito. Sa madaling salita, mapapansin natin na mayroon itong pagkakasunod-sunod sa sequence na sinusunod upang mapabilang sa isang pangkat. Paano nakakatulong ang periodic table upang maintindihan ang chemical behavior at properties ng isang elements? Ayan. Ang periodic table ay binubuo ng iba't ibang bahagi o structure na nakatutulong at nagiging dahilan upang maintindihan ang chemical properties ng isang element. Ilan sa mga factor na ito ay valence electron. Valence electron ay ang electron sa outermost shell o ang energy level ng isang atom. Metallic properties. Yan. Ay tumutukoy sa karakteristik ng mga metals na matatagpuan sa kaliwang bahagi ng periodic table. Ilan sa mga kakayahan ng metallic properties ay ang tendency na mapabawasan ang electron para makabuo ng isang positive ions o cation. Yan. Non-metallic properties. Ang non-metallic properties naman ay kakayahan
o tendency ng isang element na tumatanggap ng isa pang electron upang makabuo ng negative ions. Ang mga non-metallic naman ay matatagpuan sa kanang bahagi ng periodic table. Samantalang ang ilan pa sa mga factor sa chemical behavior ng isang element ay katulad noong mga nabanggit na naipaliwanag natin sa unang bahagi ng transition metal, novel gas, growth trends at periodic trends. Yan. Ang mga nabanggit ay nakakatulong upang mas madaling i-identify ang isang elements dahil ito nga ay nakasunod-sunod batay sa atomic weight at sa kung saan ito grupo o kung saan itong grupong kabilang. Dahil dito, mas nakakatulong ito upang mas madaling ma-figure out kung ano ang electron configuration, kung paano ito isinasaayos sa nucleus, dagdag ba ang mga bagay na ito ay mga salik na nakakatulong kung paano magre-react ang mga elements sa isa't isa. Ano ang mga halogen element? Ang halogen elements ay ang group 17. Nagmula ito sa salitang Griego na hal o salt at gen, na ang ibig sabihin naman ay to form o upang makabuo, na ang ibig sabihin naman kapag pinagsama ay salt former. Ibig sabihin, ang halogens ay may kakayahang makabuo ng asin kapag ito ay mag-react sa metal. Ayan, siguro wala naman taong hindi nakakaalam sa asin, ano? Oo, kasi pag walang asin yung ulam natin, sigurado tayo na walang lasa yan. Okay, ito ay isa sa mga grupo na non-metallic element na binubuo ng limang elements. At ito ay ang fluoride, bromine, iodine, chlorine, at astatine. Kung saan unang nag-discovery ay ang chlorine. Ang halogen ay nagsisilbi bilang isang oxidizing agent dahil sila ay nagtataglay ng oxidized metal. Ibig sabihin, sila ay maaaring humalo sa iba pang elements dahil hindi sila stable elements. Sila ay kulang ng isang electron para maging full shell, na nagiging dahilan upang sila ay maging highly reactive at madalas na sumasama sa ibang elements na binubuo ng chemical reaction upang makabuo ng isang stable na chemical katulad na lamang ng toothpaste, iodized salt, at disinfectant. Ang halogen ay may malaking parte sa ating buhay dahil sa iba't ibang gamit nito sa ating pang-araw-araw. Halimbawa na lamang, yung toothpaste, halos lahat gumagamit ng toothpaste. Ano? O, umaga, tanghali, hapon. Ayan. O, kaya gamit talaga natin yan. O, yung chlorine naman, ginagamit din natin yan sa ating supply na tubig. O, yung ating nawasa, Maynilad, ayan, o Manila Water, gumagamit ng chlorine yan para maging malinis ang tubig na isusupply kasi nasa dam yan eh. Oo, siyempre, may mga naaano dyan, may mga namamatay na mga ano dyan, o na mga hayop na lumutang. Sa pamamagitan ng chlorine, malinis yan. Matatanggal yung bakterya at fungus. Bakit tinawag na inert gases ang mga novel gases? Ang novel gases ay tinatawag din na inert gases dahil mula sa mismong salita na inert o ang kawalan ng kakayahan na gumalaw ng isang bagay. Dahil ang novel gas ay may kumpletong valence shell o ang electrons sa outermost shell at ang energy level sa isang atom. Kung kaya't
ang mga noble gases ay hindi maaring gumalaw o walang kakayahang gumalaw upang mag-combine sa isang element at makabuo ng panibagong compound kung sila ay nasa normal environment. Ayan, ibig sabihin mayroon pa rin pala. O pag nasa normal environment lang. Ngunit sa kabilang banda, maaari pa rin itong makagalaw kung mapupuwersa ang noble gases, halimbawa na lamang ay kapag nailagay ito sa isang specific high temperature at pressure environment. Ahiya, doon siya gagalaw. Ilan sa mga halimbawa, no, gamit ng noble gases ay ang helium. Sa mga ginagamit sa pagpapalipad ng mga hot balloons o mga hot airs, ayan, sa pagkakaroon ng ilaw sa mga lamp at fluorescent lamp at radiation therapy. Kaya ano ang kahalagahan ng mga transition metals sa periodic table? Ang transition metals ay matatagpuan sa mula column 3 hanggang 12 o sa gitnang bahagi ng periodic table. Tinatawag din ito na D-block. Ilan sa mga matatagpuan dito ay ang gold, iron, titanium, silver, cobalt, copper at marami pang iba. Ang transition metal ay may kakayahan na makapagkandak ng electricity at mayroon din itong high melting at boiling points. Ayan, kasi metal siya nga eh. Tulad ng copper. O ginagamit natin yan sa ating kuryente. Yung mga high voltage, pwede nating pababain. Ang tawag naman nila dyan ay step down. O, yung mga step down, yung mga mababang kuryente naman, pwedeng patataasin sa pamamagitan ng copper. Ginagamit naman ito ay tinatawag sa transformer na step up. Ayan. Kaya maraming gamit yung mga metal. Kung kaya't ang parte na ito ay may mahalagang bahagi sa ating buhay. Dahil sa dami ng maaaring magawa nito, gayon na din ang benepisyo nito hindi lamang sa katawan ng isang tao, kundi gayon na rin sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. Halimbawa na lamang ay ang iron. Ayan, na kinakailangan ng ating katawan. Upang patuloy na mag-function. Samantalang ang gold naman ay ginagamit bilang panggawa ng mga jewelries na maaari nating magagamit o ginagamit natin. Ang mga platinum naman na makikita sa mga anti-cancer drugs. Ayan. Sa madaling salita, ang transition metal ay isang essential sa ating buhay dahil iba't ibang gamit nito mula sa ating sariling katawan hanggang sa ating mga kagamitan at pangangailangan. Bakit kailangan igrupo ang mga element sa periodic table? Ang pagkakagrupo ng element sa periodic table ay nakakabatay sa atomic weight at sa kung anong uri ang ng chemical ito kabilang. Ang kahalagahan ng paggrupo sa mga ito ay para mas madaling malaman kung anong klaseng ng chemical elements at structure ang isang element. Sa pagpangkat-pangkat nito, makakatulong sa mga chemists upang mas madaling malaman kung anong uri ng chemical ang maaaring bumuo sa isang elements. Dahil dito, mas magiging madali sa kanila upang malaman kung ano ang maaaring gawin o kinakailangan upang magamit ng tama at mas madaling magawan ng pag-e-eksperimento ang mga elements na ito. Bakit may mga element na mas reactive kaysa iba?
may iba't ibang factor kung bakit mas reactive ang ibang elements kaysa sa iba at isa na rito ay ang bilang ng electron na bumubuo sa isang element na nagiging dahilan upang ito ay mas magiging reactive o hindi sa iba pang chemicals element. Ang mga mas mataas ng electropositive o mas mataas ang electronegative ay may mas malaking tsansa na mag-react dahil mas madali silang makakuha ng isa pang electron na magiging dahilan upang magkaroon ng mas mabilis at mas malakas na reaction. Ang mga may pinaka-reactive elements ay makikita sa kanang itaas ng bahagi ng mga halogen groups at sa kaliwang corner na mga alkali metals. Dahil ang mga non-metallic ay kulang lamang ng isang electron na magiging dahilan upang mas maging reactive ito kumpara sa iba. Samantalang ang alkali metal naman ay mayroon lamang isang electron na nagiging dahilan upang ito ay sumama sa iba pang nakabuo ng isang ion. Paano nakakatulong ang periodic table upang mas maintindihan ang ating mundo? Sa pamamagitan ng periodic table of elements, mas madali nating malaman kung ano ang nagkukumpos sa ating mundo na nagiging dahilan upang kahit hindi natin nakikita ang iba't ibang elements katulad ng oxygen, ay alam natin na ito ay nag-i-exist sa ating mundo. Nakakatulong din ang periodic table sa atin na malaman kung ano nga ang mga posible pang mga bagay na hindi pa nadidiscovery lalo na kapag pinagsama ang iba pang elements. Bukod pa rito, marami pang ibang gamit sa ating pang-araw-araw na nabuhay ano ang iba't ibang elements. Halimbawa, ang fluorine na maaaring makita sa toothpaste. O yung fluoride, makikita natin sa toothpaste. At ang chlorine na maaaring panglinis ng mga tubig natin. Ayan, o diba yan ang ginagamit natin para magiging maayos, magiging malinis. At hindi tayo mapipinsala. Ang mga neon na ginagamit sa ilaw. Ayan, meron din. Ang sodium na ginagamit sa asin. O, mga phosphorus na maaaring makita sa phosphoro. Ang iron, manganese. Ilan lamang yan sa mga halimbawa ng practical na gamit ng mga elements na makikita natin sa ating pang-araw-araw mula sa ating tahanan hanggang sa ating panglabas. Bakit patuloy pa rin inaaral ang periodic table? Bakit nga ba patuloy pa rin nating inaaral ang periodic table? Kahit tila na-discovery na ng mga scientists ang lahat ng gaps na naiwan ni Mendeleev dahil katulad ng mga nabanggit sa itaas na mas magiging madali ma-identify natin ang mga elements lalo na sa pwesto na mayroon sila. Bukod pa rito, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa posisyon nila ay malalaman na natin kung reactive ba ang isang elements upang makabuo ng panibagong elements. Ang pagiging reactive ng mga elements ay isa sa mga dahilan kung bakit patuloy pa rin itong inaaral upang makabuo ng panibagong compound. Kaya sa madaling salita, marami pa ang maaaring mabuo at marami pang maaaring maging gamit ang element kung kaya't patuloy pa rin ang pag-aaral at pag-discovery tungkol dito. Kaya ang tanong doon, paano nabuo ang periodic table at ano ang kahalagahan
ang layout nito, napakahalaga po. Dahil sa information na yan, matutulungan ang bawat isa kung papaano magiging maayos ang buhay. Kaya maraming maraming salamat at sa inyong lingkod, si Fred Boyles, magandang araw sa ating lahat.